compound interest. Another type of interest, aside from simple interest na na-discuss na natin, so is the compound interest. So dito guys, yung pinagkaiba niya sa simple interest, at yung accumulated or yung final amount, yung letter F, nagkakaroon pa rin siya ng another interest, accumulated interest, at another period of time. Say for example, compounded yung interest monthly. So ibig sabihin, every month, yung kanyang principal plus interest, nag-i-interest na naman sa other month niya or sa next month. Ganun yung nangyayari. So simple interest kasi isahan lang yung interest, di ba? Yung I is equals to PRT lang. So dito, yung formula natin is equals to F is equals to P times 1 plus I raised to N. Okay? Meron na ditong periodic rate na tinatawag. So, isa-isahin natin kung ano-ano ba ito. Yung letter F natin dito is the final amount. Or yan yung total amount, tong principal plus interest. Okay? Yung letter P naman dito, yun yung principal or yung original amount. Katulad lang din siya nung sa simple interest. Tapos yung letter I dito, yun yung tinatawag na periodic rate. Ayan. At saka meron tayong N. Okay? Yung N dito is the total number of conversion period for the whole term. Okay? So that is the conversion period. For the whole term na yan. Okay? And then, syempre, meron ding I. Yung I dyan, malaking letter I, is yung interest. Pareho lang siya doon sa simple interest. Ngayon, ibibigay ko sa inyo yung pagkakaiba ng periodic rate. So, yung I na yan, meron pa yung maliit na formula dyan. Yung I is just equal to R over M. Remember nyo, di ba sa simple interest, itong R na to, di ba yan yung I is equals to PRT? Yung R dyan, ito yun. Pero dito sa compound interest, yung rate natin is periodic rate na ang tawag. Okay, tanggalin ko ulit siya. So yung rate na yun, i-divide mo siya sa kung ano yung kanyang periodic conversion period niya. Yun yung M. Okay, ano-ano ba yung conversion period niya? So, yung M naman, sample dyan is, halimbawa, quarterly. Okay? Pwede namang annually. Pwede namang monthly. Okay? Pwedeng weekly. Pwedeng daily. And then yung analysis natin, same pa rin siya doon sa kung paano tayo mag-solve ng simple interest. Yung time natin is nakakonsider pa rin siya at saka yung rate natin nakakonsider pa rin siya as yearly. So kapag quarterly, kayo ay magdi-divide ng 4. Okay? Kapag annually, that is 1. Pag monthly, that is 12. Weekly, 56. Pag daily, yung 360 or 365 or pwede din naman 366. Meron pa pag semi-annually, that is 2. Okay? So, ganun siya. So, next yung N. Yung N naman, yung exponent na N, that is equals to yung time times yung M. Yung M natin, yung kanina, yung annually, semi-annually, diba? So, yung time, halimbawa, 10 years. 10 years. Compounded. Ayan, sample ko na to ah. Compounded monthly. So, ang gagawin mo lang, yung N dyan is equals to 10 years times, ilan yung conversion period ng monthly, that is 12. So, yung N mo dyan is 120. Okay, ganun lang po siya. Okay, so, I hope na naintindihan nyo yan. Example, find the compound amount or yung final amount and the compounded interest if 4,600 pesos is invested at 8% compounded quarterly for 5 years and 6 months. So dito guys, ilalagay natin yung given.
So, nakalagay dyan yung na-invest na amount is 4,600. So, yan yung principal or the original amount. That is equal to 4,600. And then, compounded yan at a rate of, meron siyang rate, rate muna, hindi pa siya periodic rate. Yung rate is 8%. Or in decimal, that is 0.08. Okay? And then, meron siyang conversion period or yung compounded quarterly. Okay? Na quarterly. So, that is 4. Ilalagay ko na lang na quarterly. Yan. Or 4. Diba? And then, meron pa. Yung time natin dyan is equals to 5 years and 6 months. So, that is equals to 5.5. Okay? Kasi yung 6 months is 0.5 years. Okay? So, ano ang ilalagay na, ano ang una natin gagawin dyan? Meron tayong formula. So, ang hinahanap natin is yung F at saka yung I. Ngayon, yung formula natin dyan, kulang, di ba? Kasi F is equals to P quantity 1 plus I raised to N. Wala pa tayong I. So, unahin natin yung I. Okay, solve for I. Yung I natin, I is equals to R over M. Okay. So, that is equals to 0.08 over 4. And then, yung I natin is equals to 0.02. Okay? So, yan na yung ating periodic rate. Ngayon, meron pa tayong isang kulang, yung N. Diba yung N? Wala din tayong N. Okay? So, ang N is just equals to T, yung time times yung conversion period niya. So, time is 5.5 times 4. Okay? So, N is just equals to 22. Okay? So, ilagay ko na siya dyan. 22. So, after that, meron na tayong mga additional given. Pwede na nating isolve yung final amount o yung F. Okay? So, ilagay natin dyan. Yung P natin is 4,600 times 1 plus yung I natin is 0.02 raised to 22. Okay? So, ganun lang siya. And then, by calculator, lalabas dyan that is 7,111.51. Depende kung i-round off nyo or hindi. Pero, as much as possible, pag nag-round off tayo, 2 decimal places. Okay, so, meron tayong isang nahanap, yung letter F natin, or yung final amount is 7,111.51. So, by inspection, sabi ko kanina, di ba, yung interest, yun yung final amount minus yung original amount. Okay, so, yun lang yung gagamitin mo. I is equals to F minus P. So, i-minus mo lang yan. Subtract mo lang yung 7,111.51 minus yung 4,600. Okay? So, iusog lang natin. That is equals to 7,111.51 minus 4,600. So, ako di ko na kinakalimutan yung peso sign kasi we are dealing with the investment or pera naman yung pinag-uusapan natin. So, kailangan lagi siyang merong sign ng peso. Okay? So, lagay mo ulit yan. So, yung matitira dyan is 2,511.51. Therefore, ito yung kanyang interest na nakuha or na-accumulate dun sa problem. After 5 years and 6 months na nag-i-interest siya quarterly, yun po yung ibig sabihin ng compound interest. Next example natin. Accumulate 4,800 pesos for 2 years at 7% converted monthly. So, given tayo. Meron tayong original amount that is 4,800 pesos. And then, meron tayong time na 2 years. And then, meron tayong rate na
7% or 0.07. Yan lang yung, ah, meron pa. Meron tayong conversion period na monthly, that is 12. Okay? So, ang tinatanong na naman dyan is, find, syempre, yung final amount, yung F, at saka yung interest. Yan. So, masosolve natin yan using the formulas. Okay? So, ganun pa rin yung gagawin natin. Unahin natin yung I, that is R over M, or 0.07 divided by 12. Yung I natin dyan, or yung periodic rate natin dyan is equals to, wala akong nilagay. Pero pwede mo nang gamitin yan. So, yan. So, pwede naman kasi masyadong mahaba yung 0.005834, diba? So, wag mo nang gamitin yung decimal point. Pwede mo naman gamitin yung fraction. Okay? So, ano pa ba? Yung letter N. Okay? N is equals to T times M. Okay? Yung T is 2 years times 12. So, that is equals to 24. Ito okay lang. So, ayan. Pwede na natin i-compute yung kanyang final amount. F is equals to P times 1 plus I raised to N. Okay? Substitute mo lang yung mga given sa formula. That is equals to 4,800 times 1 plus yung I natin is 0.07 over 12. Kasi yung decimal places na ginawa natin or decimal point natin na ginawa is masyadong mahaba. So, para hindi ganun, ito na lang, raised to 24. Pero, kahit alin, pwede naman. Same value naman yun. Then, after that, compute mo sa calculator, lalabas dyan, that is 5,519.07. So, meron tayong isang nahanap. So, after that, pwede mo pa rin i-compute yung kanyang interest using final amount minus yung principal amount. Okay? So, that is equals to, subtract mo yung nahanap mo, 5,519.07 minus that 4,800 pesos. And then, yung interest natin dyan is equals to 719.07 pesos. Ganun lang siya. So, sa ating module at saka dun sa ating mga quizzes, meron ako mga example na hindi lang given yung ay hindi lang hinahanap yung final amount pero hinahanap pa rin yung kanyang I at saka yung time. So magdi-derive ka na lang ng mga formula. So for now, ito muna yung about sa compound interest.